free. Mighty as a fortress, we are building in liberty. Our generation will not cease. Our generation takes a stand. Fill us with your word and spirit as we possess this land. Breaking every limitation, breaking every barrier. Nothing can stand against us as we pursue destiny. Breaking every limitation, breaking every barrier. We have won the victory, for we are champions of God. Your destiny has been inscribed upon the tablets of our hearts, aligning our lives according to your purpose and to your call. Our generation will not cease. Our generation takes the stand. Fill us with your word and spirit as we possess this land. Breaking every limitation, breaking every barrier. Nothing can stand against us as we pursue destiny. Breaking every limitation, breaking every barrier. We have won that victory, for we are champions of God. As we stand in righteousness, we will be your senses, will fulfill your legacy. Pour out your grace on us. As we stand in righteousness, we will be your senses, will fulfill your legacy. Pour out your grace on us. As we stand in righteousness, we will be your senses, will fulfill your legacy. Pour out your grace on us. As we stand in righteousness, we will be your senses, will fulfill your legacy. Breaking every barrier, nothing can stand against us as we pursue destiny. Breaking every limitation, breaking every barrier. We have won the victory, for we are champions. We are champions. We are champions. Champions of God.
setting people free. Mighty as a fortress, we are building in liberty. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out from the mouth of God. Sa pampinagpalang araw sa ating lahat, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon at magandang gabi sa ating lahat. Pagbati po sa lahat ng mga kapatid mula po rito sa Pilipinas, paging sa iba't ibang bahagi ng ating mundo. Supurin po ang Panginoon. Thank God for giving us once again this wonderful opportunity and privilege where we can listen to the now Word of God. The Lord is good because His Word, the supply of His Word, or now Word, is overflowing over our lives. So mga sandaling ito, ako po ay bumabati po, lalo na po sa ating mga kapatid sa iba't ibang bansa, you know, specifically sa Canada, sa America, sa US, yan po sa Saudi Arabia, no, sa Qatar, sa Kuwait, at mayroon din po tayong mga kapatid sa Taiwan. Okay, at kung hindi ko po ma-mention kayong lahat, kayo po'y binabati namin at pinagpala sa pangalan ng Panginoong Jesus. May the works of your hands will be blessed by the Lord together with your family here in the Philippines. And also we pray that you will be promoted and there will be a compensation increase, ano, para sa inyo. At patuloy kayong bigyan ng Diyos ng kanyang pabor at maging pabor ng mga taong inyong pinaglilingkuran pansamantala dyan. Ano ho? At kayo po'y babalik sa bansang Pilipinas upang magiging asset para sa paglago ng bansang ito. Nawa, mabuting kalusugan ay sumainyong lahat, maging mahaba pinagpalang buhay. Ano? Ganun din, binabati rin po namin, ano, mga kapatid dito sa ating bansa, sa minamahal na bansang Pilipinas, pinagpalang bayan ng pinagpalang bansa ng Diyos, mula po GMA Luzon, Visayas at Mindanao. Kaabot po tayo dyan sa Mindanao, ano? Purihin po ang Panginoon at patuloy po ang pag-iingat ng Diyos ay sumaating lahat at patuloy ang pagpapala ng Panginoon sa ating mga buhay, maging sa ating mga mahal sa buhay, mga pamilya natin ay sumaating nawang lahat. Sa gabing ito, purihin po ang Panginoon, ano? For giving us once again this wonderful opportunity and privilege to hear the now Word of God at kung paano po natin, ano? Mag-operate ang church, okay, as a victorious church because the Lord Jesus Christ is in the business of building His church strong. Okay, before ho, tayo po ay mayroong pioneering, iba po, church planting, mabuti po yan. But in these last days, the Lord is building, is in the business of building His church strong. And the relationship inside the church is very important, you know. And the core or the main objective of this discipleship training is to establish, okay, a good, sound, accurate, and powerful relationship between the pastors, the leaders, workers, and even members. So, pag kayo po ay nakikinig sa discipleship training na ito, mahalagang mahalaga po ito sa bawat iglesia, sa mga kapastoran, maging sa mga katuwang o kaagapay ng pastor sa paglilingkod, ang mga leaders and workers, even members. But before we continue, I would like to invite you to join me in a word of prayer upang tayo po'y basbasan at gabayan ng Panginoon, ng banal na Espiritu. Lord, salamat po sa gabing ito na binigyan niyo po kami ng pagkakataon na muli magkatipon-tipon, magkasama-sama sa live streaming na ito na kung saan kami po ay sama-sama ring tatanggap ng masaganang biyaya pagpapala ng iyong mga salita. Dalangin namin, Lord, na ang aming mga espiritu iyo pong ihanda na isang magiging matapang lupa upang handang tumanggap ng mga binhi ng iyong mga salita at ang mga binhing ito ay lalago at magiging puno at ang mga ito'y mamunga ng sagana upang mapakinabangan ng iba, lalo na ng mga hindi pa mananampalataya. Salamat din po sa pagkakataon oportunidad na pinagkalob mo sa amin na minsan pa makarinig ng sariwang mensahe at ang mga mensaheng ito ang siya naming magiging gabay sa aming araw-araw na pamumuhay. We also come to you tonight, Father God, praying for those who are sick. Right now, Father God, they are fighting, Father God, against sickness. In the name of Jesus Christ, we come against all kinds of sickness, cancer, whatever it is,
contamination in the blood, kidney issues, ano, mayroong sakit sa baga, sakit sa lapay, sakit sa bituka, o maraming iba't ibang karamdaman. We come against all kinds of this, all kinds of sickness. Okay, this kinds of sickness, we come against you in the powerful name of our Lord and Savior Jesus Christ. Just open your, just release your faith and begin to receive your healing right now in the name of Jesus. God is the same yesterday, today, and forever. The Lord Jesus Christ healed the sick before. He will also heal the sick today. And even He will going to heal the sick tomorrow. Purihin po ang Panginoon, pagpalain tayong lahat ng Diyos, pakaingatan tayo ng Diyos, at tanggapin ninyo ang inyong kagalingan ngayong gabi. At hayaan ninyo ang inyong pananampalataya ang tumanggap ng kagalingan ito, at kayo po ay pinagaling na ng Panginoon. Meron po akong, I just see something in the spirit, ano? Magang-maga yung iyong paa, ano? Bandang hita. Ano? The Lord is healing you right now in the name of Jesus Christ. Isang batang babae, ano, inuubon, sinisipon, ano, inuubo, sinisipon. In the name of Jesus, the Lord is healing the child right now. In Jesus' powerful name, ano, somebody, ano, you are driving and then you're not feeling well, you know, and, but you are driving, you're listening to this live streaming, you know, the Lord is healing you right now. Okay, at patuloy kayong pagpalain ng Panginoon, you know, at mayroon pong mga grupo din na you're longing, you're seeking for the now word of God na gusto nyong marinig, na kailangan ng church ninyo, and you're fine-tuned, or na kayo po naka-tune in dito. The Lord is just giving you, is about to give you something powerful. Okay, the now word that you need to build your church strong. Purihin ang Panginoon, ano? I also pray, Father God, for those who are in need of provision. I pray in Jesus' powerful name that the provision that comes from the Lord will flow like a mighty river. Mighty river over your life and your family. And I also pray that the peace of God, the joy of the Lord will continue to be released to our lives, and even the prosperity of God in all aspects, spiritually, emotionally, financially, materially, even physically, will be released by God for all of us tonight. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. I also pray that the Lord will enlarge the capacity of our spirit as we continue to listen to His word. I pray that God will give us a humble heart, a teachable heart, and a tender heart that is ready to receive the word of God. I pray also that the Lord will continue to empower you. If you're a pastor listening to me right now, the Lord will continue to create that hunger and thirst, that longing for intimacy with God. You're seeking for the now word, and the word of God will be released to you, or had been released to you already right now in the name of Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. And Father God, in the name of Jesus Christ, God, Holy Spirit, I pray that from the beginning till the end of this study, you will speak to us, Father God, in a very powerful way, in a miraculous way, so that our faith will not just be established, but it will be empowered beginning tonight and for the days to come. Salamat po ng marami. We bring back all the glory, honor, and praise to you alone. In the almighty name of our Lord and Savior Jesus Christ, this is our prayer, and all the blessed people of God declare, Amen and Amen and Amen. Palapakan po natin ang Panginoon. Glory to God. Muli po, isang pinagpalang gabi sa ating lahat. Welcome po sa ating discipleship training na ginaganap po tuwing alas 8 ng gabi. Okay, tuwing Martes at Huwebes. And salamat din po sa inyong pagsama sa amin at sa pag-share po nito sa inyong mga kapatid o mga kaibigan. At tunay nga po na ito po, this is a training, you know, and we are raising armies, you know, because Christianity is not a playground, but it is a battleground. So if it is a battleground, we are raising up warriors. And if the moment you raise warriors, you know, para po itong akin pong kaibigan na nagkwento sa akin na sila po ay nag-apply, ano, sa pagiging sundalo. Ang nag-apply po ay almost 3,000. Ano, sa 3,000 ho, ang nakapasok lang ho doon sa training ay mga nasa 100, mga nasa 800. Pero po, nung magtapos po yung training sa pagiging sundalo, ay nakatapos lang po yung mga nasa 800. So dito po makikita natin, if you want to raise warriors, okay, in the church or in the spirit, ano,
It is not an easy thing. Okay, not everybody or not everyone is qualified. That is why ang challenge po sa atin ay always grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ in order for us to, you know, survive in a battle. Ano? Again, Christianity is not a playground. It is not full of, you know, happenings or mga tinatawag natin na mga puro activities or events, although these are also essential or good. But more than activities, more than mga ginagawa natin sa church is the building of our spirit strong. Why? Because we are in a constant war against the enemy, so we need to build ourselves strong. We need to discover biblical principles that empower and establish our faith to secure our victory. So growing in the grace, growing in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ is not an option, but it is a must that every believer should do. Okay, so purihin po ang Panginoon. Again, sa mga kabubukas pa lamang ng Kalilang Facebook, tayo po ay live rin ngayon sa YouTube. And please do us a favor to share this message to your friends and even your family members or mga pastors sa inyong kaibigan upang sila din po ay makarinig nitong ating pinag-uusapan. So we are in the continuation of our study entitled Biblical Principles that Empower and Establish Our Faith to Secure Our Victory. And our subtopic for this evening is entitled The Issues of Mentoring and Fathering. Alam po, ito pong mentoring and fathering, ito po ay matagal na pong nakasulat naman po sa Biblia. In our previous studies, makikita po natin ito po ay biblical. But because people are not used to it, so minsan po nagkakaroon ng maraming questions, nagkakaroon ng maraming agam-agam ang iba. But if you will look at the Bible in the book of Malachi chapter 4, you know, verse 5 and 6, ang sabi ng Panginoon, "Before the dreadful day of the Lord comes, I will send to you Elijah, my servant. He will turn the hearts of the fathers to their children and the hearts of the children to their fathers. Else, or lest I will come and strike the land with a curse." So it was God's original idea that the original or the ideal relationship that should operate in the church is a father and son relationship. Ano pong ibig sabihin nito? Kikilalanin ng mga miyembro o kikilalanin ng mga mananampalataya ang nagpapastor sa kanila bilang kanilang spiritual father. At ang pastor naman, kikilalanin niya ang kanyang mga miyembro o kongregasyon bilang kanyang spiritual sons and daughters. So ito po ang ideal na kung saan in the book of Malachi, which is the last book of the Old Testament, na kung saan bago pumasok ang book of Matthew, okay, the Lord was silent for 400 years according to Bible scholars. Why? Because the people did not acknowledge the instruction of the Lord, okay, that there should be an interlocking of hearts between the fathers and the children or the sons and daughters. So hanggat walang interlocking, ibig sabihin hindi nagkakaroon, hindi na-establish yung ideal relationship sa loob ng church as father and son relationship. So ito po, ang sabi ng Panginoon, "I will come and strike the land with a curse." Ibig sabihin, breakthrough will become impossible for the church na mangyari. Kaya nga po makikita natin, if there are no sons and daughters in the house but only orphans, rampant po, laganap po ang lawlessness, laganap ang disorder, and even yung pagiging pasaway ay nagaganap po palagi sa loob ng iglesia. At hindi po natin maililingit dyan, kasi yan po nakikita natin kahit saan tayo pumaroon. That is why the Lord is sending ministers who will unfold, who will will teach and unfold the clarity of His word, ano, para may tama ang operation sa loob ng church. Muli, ulitin ko, no, nung bumisita po ang isang grupo sa isang orphanage, makikita natin, having orphanage, nandun yung mga orphans, mga ulila, walang mga magulang, walang nagdidisiplina. Habang nagtuturo yung isang bumisita doon para turuan na mabuting asal yung mga orphans, alam pong ginawa, mayroong iba nagsusuntukan, mayroong isa kumain ng bubblegum, idinikit doon sa buhok ng isang babaeng orphan. So ano nangyayari? Dahil nagdikit-dikit, hindi na mapuputo, so kailangan guntingin. So while teaching, so makikita natin, same scenario, you know, all thoughts are parallel. If people in the church are not
really, they do not obey and they do not conduct their lives according to the instruction of God's word. Napakataas po ng tendency that these people will behave like an orphan. Although they have a leader, but they do not obey, they do not follow their leaders. At ito ang nangyayari. That is why there are people, even leaders, who go against their pastor. And then the pastor also is, you know, ang mga pastor din, dapat mayroon ding nagpapastor sa atin, mayroon ding nagme-mentor, nagpa-father sa atin, para tayo din po ay well-guided, para tayo din po ay nasa tama rin po nga, kumbaga yung ating pagpapastor ay maisa tama din. So that's the missing link. This is the missing link na kailangan ng bawat iglesia, ng mga pastor, even ng mga congregation. So ito po ang ating pinag-uusapan ngayon, paano ito ma-establish sa ating kanya-kanyang churches? Paano ito ma-establish maging sa ating personal na buhay? Una, ang challenge ko po, ang tanong, kung kayo po ay pastor, mayroon na po bang nag-mentor sa inyo? Mayroon na po ba kayong kinikilalang spiritual mentor or spiritual father? Now, as a pastor, isa po ito mahirap po sa isang nagpa-pastor, ano? Kasi una, ang nasa isipan natin is to protect our sheep, to protect our congregation. That is good. But again, we do not have the monopoly of wisdom. That is why we need somebody na mas mataas ang stature sa atin para tayo ay hatakin pataas para naman mag-grow yung ating stature, mag-grow yung wisdom natin, yung knowledge, yung understanding, para naman yung mga tao natin ay atin ding may angat yung kanilang spiritual stature. Lagi natin tandaan, pastors, we are the ceiling of the church. Ang ibig kong sabihin, tayo ang barometer ng simbahan. Kung ang pastor ay mataas ang stature at mataas at matibay ang kanyang spiritual maturity, malaki ang proweba o malaki ang pagkakataon ng mga congregation na umangat din sa spiritual. Sapagkat ang barometer ng church ay walang iba kundi ang pastor. So if the pastor is no longer growing, so instead na mayroon siyang mga miyembro na gusto pang umangat at gusto pang lumago, siya ngayon ang nagiging bara. Siya ngayon ang nagiging hadlang. So ganito po ito kasensitibo itong ating pinag-uusapan ngayong gabi. So kailangan ng pastor, kung mayroon ng fastest growing believer in the church, it's none other than the pastor and his family, his wife, his sons and daughters. Sila dapat yung fastest growing. Sila dapat yung mga matured sa loob ng church. At mangyayari lamang ito if somebody is leading them. Somebody's mentoring them. Somebody's helping them. Somebody's providing them fresh spiritual nourishment. And most especially, somebody's providing them discipline. Why? Because kung wala po tayong kinikilalang leader above us, ang mangyayari po, we will be ripe in our own eyes. Ang Bible po, malinaw ng sinasabi. Anong sabi ng Biblia? There seems a way that right to a man, but at the end, distractions. Kaya ho, mahalaga. Ngayon, paano bilang manggagawa, bilang pastor, paano po natin masabi na yung taong ito, siya na yung spiritual mentor natin, siya na yung spiritual father natin? Una, ito po yung mga palatandaan na isinyer po sa atin ng ating mentor, no? Pastor Wilbert Butchal. Ang sabi niya, kailangan that person opens your eyes in the spirit. Ibig sabihin, na-open yung eyes mo, nakikita mo yung ginagawa ng Diyos sa kasalukuyan. Pangalawa, open your mind, spiritual mind, for you to understand the concept, for you to understand the revelation of God. Open your heart. Okay? Ibig sabihin, it opens your heart para magiging tender, teachable, tsaka humble sa dealing ng Diyos. Why? Because all of us are in a work of progress. Ibig sabihin, under construction pa tayong lahat. Lahat tayo, mayroong kahinaan at meron tayong mga kinakaharap na kailangan natin talaga ng fresh now word of God na siya nating tatanggapin upang ma-overcome natin yung ating mga kahinaan. Also, it opens our ears. Bakit? Open our spiritual ears. Yung kanyang sinuturo, yung kanyang sinishare sa atin ng taong ito na magiging spiritual mentor, spiritual father natin, ay nabubukas ng ating mga tainga upang marinig natin ang sinasabi ng Diyos. Nagkakanawanan po tayo. So if you find this kind of person, every time na makikinig ka sa kanya, umuupo ka sa pakikinig sa kanyang pagtuturo, ito nabubukas ang iyong tainga, nabubuksan ang iyong kaisipan sa scripture, nabubuksan ang iyong mata, nakikita ninyo kasalukuyang ginagawa ng Diyos, nabubukas ang iyong puso upang magiging tender. Before, pagka mayroong dealing sa iyong Panginoon, you do not respond right, instead you refuse, but this time na makikinig ka sa
taong ito na kung saan nangangaral sa inyo, ang nangyayari na bubukas ang puso mo at nagiging tender, nagiging humble, nagiging teachable, dito po natin nakikita na tayo po personally. Alam niyo po yung paglago, hindi dapat nakabase sa pananaw ng iba. Ikaw dapat mismo, personal, nakikita mo na ikaw ay lumalago. That is a true, legit, real, genuine na paglago. Nagkakaunawaan po tayo. Ang paglago, hindi dapat sinasabi ng iba sa iyo, kundi ikaw mismo sa sarili mo, nakikita mo na spiritually you are growing. So dito po, ganito kahalaga ito. Now, that's for the pastor. Now, for the congregation, whether you are a leader, a worker, elder, o deacon, kung ano man ang position mo sa church, you need to be strongly and accurately connected to the one na nagpapastor sa iyo. Kung sino yung pastor na inilagay sa iyo ng Diyos sa buhay mo, siya ngayon, siya ang supplier ng spiritual nourishment sa iyo, siya rin ang nagsusupply ng grace sa iyo, then that pastor or that man na inilagay ng Diyos bilang leader mo, bilang authority ng buhay mo, siya ngayon ang kikilalanin mong spiritual father. So dito nagkakaroon ng problema. Why? Because kukunti or iilan, seldom na ini-explain ito sa maraming mananampalataya. So dahil wala ganitong pagka-explain, hindi rin nila nalalakaran. Yung iba gusto namang sumunod. Ang problema, wala lang nag-guide sa kanila at hindi nila alam kung paano. That is why sumusunod sila sa mga iilang bahagi. Pero most of the time, pag hindi mo alam ang gagawin mo, instead na tama ang puso mong sumusunod, pero nagba-violate ka sa ilang aspeto or prinsipyo ng salita ng Diyos sapagkat hindi malinaw yung establishment ng relationship na ito. So, pag sinasabing you consider your pastor as your spiritual father, you have to be ready to be circumcised. Yan ang una, circumcision. Ibig sabihin, there will be a cutting of the flesh. Ibig sabihin, yung ready ka na madisiplina, ready kang ma-rebuke, ready kang maturuan, ready ka rin ma-correct, ready kang ma-train. So dito po nagsisimula yung father and son relationship. That discipline from your spiritual father, we welcome mo. Even in the private, mga private, parts of your, ibig sabihin, na private na mga ginagawa mo or mga struggles mo, you will open it to your spiritual father. Dito po ang iba, medyo nagkakaroon ng problema because they just want their pastor to, rebuke them, correct them, discipline them sa public. Ibig sabihin, yung mga obvious lang na, no? Pero pagdating sa private na mga, dealings, dito medyo yung iba umaatras dito. At lagi niyong tandaan, ang tao o yung pastor na pinadala sa inyo ng Diyos is not just a pastor publicly for you, but he's also a pastor privately. Tingnan nyo, hindi lamang sa physically. Ang binabantayan ng pastor sa iyo ay walang iba kundi yung eternal mo, eternal security mo, eternal destiny mo. Eh kaya kung sasabihin natin na publicly lang, pastor, hanggang dito ka lang, dapat privately, hindi na. Alam niyo mga kapatid, nililimitahan mo mismo ang alin yung grasya ng Diyos na dapat dumaloy sa iyo. Why? Because most of our issues in life, yung mga public inaccuracies natin, bunga yan ng mga private inaccuracies din natin. Kaya nangyayari, pag ang binigay mong authority sa pastor mo o binigay mong pagkakataon sa pastor mo na tulungan ka, is only in the public. Ibig lang sabihin niyang ganito yan, ha? Parang isang puno, okay, na nakaugat na siya at maraming bunga. You know, if you allow your pastor to just deal with the fruit, matatanggal man ng pastor yung fruit o bunga ng inaccuracies mo, babalik at babalik. Bakit? Kasi buhay pa yung root. Iyan naman yung private. Ibig sabihin, lahat ng inaccuracies natin publicly is a byproduct of our inaccuracies privately. Nagkaunawan tayo. So if you will allow your pastor to deal with the root cause, pag ang pinatay, okay, at dinil ay ang ugat, wala na kailanman mamumunga pa. Pero if you will just deal with the fruit and not the root, yes, you can remove the fruit, but one day it will bear fruit again. Why? Because the root's still alive. Ito po ang problema ng maraming mananampalataya. Kaya nga, only fathers can do this. Lagi niyo tandaan, circumcision. Hindi dinidesisyonan niya ng uncle, hindi dinidesisyonan ng ibang tao.
Nung nung ipa-circumcise ko ang aking dalawang anak na lalaki, ako po ang nagdesisyon, hindi ibang tao. And circumcision is a work of a father. That is why marami po mga mananampalataya sa loob ng church are inaccurate, at the same time lawless, and at the same time disorder ang buhay. Bakit? Because they don't want their pastor to deal with them privately. They just want their pastor to remind them. Iba ho yung nag-remind, saka iba yung nagre-rebuke. Naunawa no? Pagka-remind, gusto mo lang ha, papalalahanan ka lang, kapatid, huwag mong gawin yan ha. O, ganun lang. But if a father, okay, you acknowledge him as your spiritual father, iba ho ang tatay. When I, you know, ang aking mga anak ko, ni-remind ko sila pag mali ang kanilang ginagawa. But the moment they will continue doon sa wrongdoing na alam ko na magiging dulo is madidestroy sila, I need to, you know, exert force. Ibig sabihin, pag hindi na makuha sa paalala, eh dadaanin ko na sa puwersa. Bakit? To hurt them? No! Minsan ho, mayroong puwersa na gagamitin ang tatay. Bakit? Kasi alam na ng tatay ang patutunguhan ng ginagawa ng kanyang anak, lalo na pag ito'y mali. Magdadala sa kanya sa mas malaking problema at malaking kapahamakan. That is why kung hindi ka makuha sa paalala, pag spiritual father na ang magdidil sa iyo, dadaanin sa puwersa. There are rebukes that will really hurt you and offend you. Ito pong iniiwasan ng marami, tayo nilang tanggapin. Gusto nila puro lang papaalala. Alam niyo, pag ganito lang ho, ang tingin mo sa pastor mo, tagapagpapaalala, eh wala hong mangyayari, hindi ka titibay at hindi ka magmamature sa pananampalataya mo. But the moment you allow your pastor to deal with the root cause, kasi dapat ang puputulin ugat eh. Yung ugat, pansinin niyo ang puno, pag sinunog na yung ugat, binunot, wala na ho eh. Hindi na ho makapamunga uli eh. But if you will just deal with the fruit, tinanggal mo lang yung bunga, hanggat buhay yung ugat, ay tuloy pa rin mamumunga uli. Kaya maraming iba, paulit-ulit lang yung kasalanan, paulit-ulit rin lang yung pagbagsak. Marami yung ganyan. Bumagsak ngayon, mag-repent, magpapa-counsel sa pastor, kinounsel naman ng pastor, tumino isang buwan, dalawang buwan, tatlong buwan, ikaapat na buwan, bumabalik na naman uli. Alam nyo, if you are falling on the same weakness or the same sin, isa lang ibig sabihin yan, you are not learning. Pangalawa, if you keep on falling on the same sin, the same weakness, ibig sabihin, you are not really behaving like a son or a spiritual son or daughter to your spiritual father. Because the moment a spiritual father will deal with the weakness of a spiritual son, simple lang yan, he will cut the root cause of that weakness. Because the moment the root is death, then no more fruit that will come out. Nagkakaunawaan tayo? Huwag yun lang gawin ng pastor yung tagapagpaalala. Okay? Gawin niyo siyang tunay na spiritual father na kung saan the moment na i-deal ka niya or yung weakness mo i-deal niya, tiyak, matutugunan yan. At ang weakness nagiging strength, okay? Ang adversity nagiging opportunity. Nakaunawaan nun natin? Kaya nga ako mapapansin nyo, i-compare natin yung orphan at saka son. Ang son, pagdating sa gabi, mayroong malambot na kama, masarap na unan, at nakakatulog sa aircon. Bakit? Meron tatay na nag-aalaga. Ang orphan, naroon sa lansangan, nakikipagbaka sa lamig, nagkatulog sa karton, iba sa kariton. Nakita nyo, wala po akong dinidegrade. Sinasabi ko lang yung katotohanan kasi wala pong iba akong naisip na comparison para maintindihan ninyo ang pinupunto ng Diyos ngayong gabi. Maging sa church, if you are not behaving like a spiritual son to your spiritual father, your pastor, ito ang picture mo. Ikaw ay open, ikaw ay bukas sa atake ng kaaway. That is why mapapansin nyo, ang mga tao na hindi po nag-respeto, hindi nag-honor, hindi kinikilala yung authority ng kanilang pastor over their lives. Instead, they keep on refusing and they keep on disobeying. Wala hong covering yan. Bukas yan sa atake ng kaaway. And the moment the devil will attack them, the devil will still kill and destroy. So what happened? Christian sa title, pero ang nararanasan ay talagang karanasan ng isang taong parang walang Diyos. Pero sa mga tao na nagsasubmit, sa mga tao na nag-obey, at kinikilala ang kanilang pastor, as their spiritual father, ano nangyayari? They're properly, completely, undisputedly, strongly covered by God. Kaya marami mang iniisip ang demonyo sa kanila, hindi nagpa-prosper. Meron silang lakas na loob na i-claim that no weapons formed against them shall prosper. Because the one who covered them,
The one who covers them is none other than God. How? Through their spiritual father or their pastor. Mga kapatid, napakaganda po nitong ating pinag-uusapan. I've been reminding you for so many months na, okay, about this teaching. Why? Because itong teaching na ito ay pag hindi po natin, hindi po ito nakukuha sa isang pakinigan eh. Why? Because ang inaalis natin, tuwing ito po'y ating inuulit, tuwing ito po'y ating pinapangaral, binabakbak ho natin yung nandyan sa ating kaisipan. Na sinasabi ng iba, baka mamaya kikilalanin kong spiritual father yung pastor ko, kikilalanin kong spiritual mentor yan, pagsasalitain ko sa buhay ko, even yung mga private thing na ano ko, binubukas ko sa kanya, baka mamaya itchismis ako, baka mamaya abusuhin naman yung pagsunod ko sa kanya. Huwag kayo magkalala. Let me remind you once again, the church or the people in the church is the bride of Christ. Tama? Ang simbolo po ng church ay the bride of the Lamb. The Lamb is the Lord Jesus Christ. The bride is the church. Kung mayroon ng mga lingkod ng Diyos na umaabuso sa church, lagi niyong tandaan, kailanman hindi ng Diyos o ng Panginoong Jesus papayagan na abusuhin ng isang abusadong pastor ang kanyang iglesia, ang church. Ibig sabihin, a very clear example is King Saul. When King Saul disobeyed God, he consulted a medium na which is kinamumuhian talaga at kinasusuklaman ng Diyos. Alam niyo pang ginawa ng Panginoon? He killed Saul. You will find it in 1 Chronicles 10, 13 to 14. Pinatay ng Diyos si Saul. Saan ibig sabihin? Mga kapatid, walang sino mang tao ang pwedeng mag-abuso sa kanyang iglesia. Kung siya man ay tinalaga ng Diyos na nandyan, pero hindi niya ginagampanan ang kanyang tungkulin at ang mga tao ay nagsasubmit sa kanya at bagkos inaabuso, kaya po ng Diyos wakasan ang buhay ng taong yan na naglilingkod. Kaya nga po, wala kayong dapat ikatakot. Kasi ang Biblia pag nagsabi, tunay at tapat. Okay? Walang, hindi na Diyos hahayaan ang kanyang church na abusuhin ng isang lingkod ng Diyos na kung saan hindi ginagampanan ng tama ang kanyang gawain. Walang indispensable sa gawain ng Diyos. Kung ginagampanan mo ng tama ang iyong tungkulin bilang lingkod ng Diyos, then the Lord will bless you together with your congregation. Ngayon, kung hindi, ang trabaho lang ng congregation, ang trabaho lang ng mga mananampalataya, magpasakop, sumunod sa itinalagang leader ng Diyos sa buhay mo. At kung ang leader na yan ay hindi man siya gagawa ng maayos, Diyos po ang bahala sa kanya. Pero kayo po na nagpapasakop sa kanya, okay, kayo po ipagpalain ng Panginoon. Now, to give you a very clear picture, biblical, tandaan niyo po si Eli, okay, ay hindi na po nagiging mabuting pare o magiging mabuting pastor, you know? Ang sabi ng Bible, siya po ay hindi na nagpa-function. Kumbaga, ang kanyang priesthood is a dying priesthood. But look at Samuel. Napansin niyo po yung batang si Samuel na naging propeta pagdating ng araw. Hindi po siya nagrebelde kay Eli. Alam pa ni Samuel na si Eli ay talagang hindi na kinakausap ng Diyos? Alam ni Samuel. Alam ba ni Samuel yung mga ginagawa ng mga anak ni Eli na pag-aabuso sa mga naglilingkod doon sa templo? Alam ni Samuel. But Samuel never go against his pastor. Bakit? Kasi ang trabaho niya magpasakop kay Eli. At kilalanin na si Eli ang lingkod ng Diyos nung mga time na yun sa templo. Ano po nangyari? Because Samuel behaved accurately, he submit to his pastor Eli, even though Eli was already inaccurate. Lagi natin tandaan, wala sa kamay natin kung ang paghatol doon sa pinili ng Diyos. Bakit? Kung Diyos ang pumili, Diyos din ang hahatol. Nagkaunawaan tayo. Ito po ang malinaw na explanation para po hindi po kayo kabahan o hindi po kayo mag-aalala kung kayo man ay magpasakop sa inyong pastor as your spiritual father and you consider yourself as spiritual son. Wala pong issue dyan. Kasi po hindi ng Diyos i-introduce sa kanyang salita ang itong ganitong ideal relationship kung hindi niya naman ito gagampanan o hindi niya ito gagabayan. Nagkakaunawa na po tayo. So malinaw po, kung kayo po ay hindi pastor, magpasakop po kayo sa nagpapastor sa inyo. Dahil ang Diyos kailanman hindi nagkamali sa paglagay ng pastor sa buhay mo. Mga pastor, pangunahan din naman po natin ang mga kongregasyon o mga tao na pinagkaloob sa atin ng Diyos sapagkat hindi rin ang Diyos nagkamali sa mga taong ibinigay sa ilalim ng ating pamumuno. So it's a vice versa, no?
The pastor should treat his people as his spiritual sons and daughters, and the people should also treat their pastor as their spiritual father. If these things happen, then welcome to an open heaven, welcome to the access, welcome to the grace, welcome to the blessings, and welcome to the best things that God is able to provide. Why? Ang tawag dyan, inheritance. Only sons and daughters are entitled to receive inheritance. What is inheritance? Inheritance in the spirit simply means having access to the resources of heaven, having access to the provision of heaven, having access to the power of heaven, having access to the presence of God in heaven, and having access to the best things from God in heaven. Kaya nga po ideal. Kaya nga po ang demonyo nagkukumahog talaga na hindi palabasin, palutangin itong katotohanan ito. Kaya ang gusto niya, shepherd relationship lang, disciple-disciple relationship lang ang mangyayari between the pastor and the people. Gusto niya mentor-mentee lang. Bakit? Kasi ang disciple, ang sheep, ang mentee, wala pong inheritance. Kaya pinipigilan niya ng gusto. Minsan pinapalabas pa niya na hindi biblical ito. Pero mga kapatid, 2022 is the year of restoration. Ang unang nire-restore ng Diyos ay walang iba kundi ang mga katotohanan na matagal na panahon na nanakaw ng demonyo kasi hindi binigyang halaga ng mga mananampalataya. But this year is the year of restoration and we are coming back or going back to the best and glorious days of our lives. Amen? Palapakan po natin ang Panginoon. Glory to God. Okay, so what are the issues of mentoring and fathering? So, sabi ni Pastor Wilbert, a minister with a mentoring or fathering ministry is a person who can provide good spiritual nourishment, discipline, and covering needed by those who responded to the call of shepherding. Gusto ko pong linawin, mga kapatid, na pag sinasabing shepherding, hindi lamang ito gawain ng pastor, kundi gawain ng lahat ng mga mananampalataya because you are a shepherd to your own sphere of influence. Halimbawa, kayo po ay tatay, ang inyong pong pagpapastulan ay inyong asawa at inyong pamilya. Kung kayo naman ay leader, halimbawa, isang manager sa isang opisina, ang inyong pong mga pinagpapastulan ay yung mga subordinates ninyo. Kung kayo naman ay mag-aaral at pagkatapos kayo po ay group leader, ang inyong pong pinagpapastulan ay yung grupo ninyo na inyong pinapangunahan. So, shepherding doesn't only pertains to the one leading or the pastor, but it is the work of everyone na mayroon pong pinapangunahan. So, a minister with a mentoring or fathering ministry is a person who can provide spiritual nourishment. So, pinakauna po na characteristics ng isang spiritual father ay siya po nagpo-provide ng good, healthy spiritual nourishment and pangalawa, discipline and covering needed by those who responded to the call of shepherding. Discipline, at the same time, covering. So, napakahalaga po nito, lalong-lalo na po sa mga naglilingkod sa Panginoon. Napag-usapan natin na nakaraan yung John chapter 4, verse 7 to 12, the story about the Samaritan woman at ng Panginoong Hesukristo. So, napag-aralan natin na ang Samaritan woman ay nag-igib siya ng mga tanghaling tapat. Why? Because mayroon siyang personal issues. Ano, siya po ay mayroong mga kinakasama na hindi niya mga asawa. That is why hindi siya sumasabay. Nahihiya po siyang sumabay doon sa tamang oras ng pag-iigib. Kaya siya po ay nag-iisa tanghaling tapat na kung saan, doon naman siya minit ng Panginoong Hesukristo. Kasi nakita ng Diyos yung kanyang pangangailangan. Now, look at me now. Ang sabi niya po dito sa dito po sa isang talata na subandang baba. Ang sabi niya, Sir, you have nothing to draw with and the well is deep. Where then you get that living water? Kasi sinabi sa kanya ng Panginoon, kung alam mo lang kung sino itong humihingi ng tubig sa'yo, na kaya kanyang bigyan ng tubig, na pag ininom mo, kailaman hindi ka na mauuhaw. So the woman took it literally, and sabi niya, Sir, malalim yung balon, ni wala ka man lang pansalok, paano mo ako bibigyan ng tubig na sinasabi mo? Sabi niya, You are not greater than our father Jacob. Are you who gave us the well and drank of it himself and his sons and his cattle? So gusto ko po maintindihan natin, ang babaeng ito may kinikilalang spiritual father. Sino? Si Jacob. The problem is, Jacob was already dead. Okay?
Kasi ako po naniniwala kung si Jacob ay buhay at nakita niya ang buhay ng babaeng ito, abay tiyak, ito'y kanyang i-correct, ito'y kanyang i-rebuke, ito'y kanyang itatama. So isa po sa nakuha ko rito na, na revelation is the one who should mentor you or father you should be alive. Okay? Si Kristo, kahit na sila first time palang mag-meet, tinuro ng Panginoon ito sa babae. Tunay nga, kung inyo pong ituloy ang pagbaba, ang pagbasa sa John chapter 4, ang buhay ng babaeng ito ay tunay na nagbago. So, isa lang po ang konsepto na nakuha natin dito, na kung ikaw man ay mayroong kikilalaning mentor or kikilalaning spiritual father, dapat buhay. Bakit buhay? Kasi siya po yung magde-demonstrate, siya po yung magmo-model, siya po yung gagawa nito. Kasi kailangan mayroong kang model or mayroong kang sinusundan. Kaya nga, sabi ko na nakaraan natin pag-aaral, mayroong iba sinasabi, yung kanilang mentor ay libro. Alam nyo, yung libro po ay hindi po kayo kayang i-rebuke niyan. Katulad ng babaeng ito, ang kanyang kinikilalang spiritual father ay si Jacob. Although kung si Jacob ay buhay, sa palagay nyo, pababayaan ni Jacob na itong babaeng ito, mayroon na limang asawa, tapos pang-anim yung isa na kinakasama niya, hindi niya pa rin asawa, sa palagay nyo, hindi siya i-rebuke. Bakit ang babaeng ito umabot sa lima hanggang anim na lalaking kinakasama? Sapagkat, mayroon nga siyang kinikilalang spiritual father, patay naman. So, ibig sabihin, kung ibig mo na magkaroon talaga ng buhay na relasyon sa Diyos at buhay na connection, eh dapat ang iyong kinukonektahan ay buhay din. So, sabi ko nakaraan, mayroong iba libro. Yung iba naman, sumusunod sa teaching ng mga namatay na. Again, I'm not saying that their teaching and their books are not good. Although they are good, pero pagdating kasi sa impartation, lagi niyang tandaan, impartation only takes place in the context of relationship. So, walang may impart sa iyo na buhay. Because the book or a man of God or a servant of the Lord that is dead already can no longer impart life, okay, to you. Can no longer rebuke you. Ito pinakasusi talaga eh. Hindi po kayo kayang i-rebuke at hindi na po kayo i-rebuke ng libro maging ng mga lingkod ng Diyos na kahit gaano kagaganda ang mga katuro nila, mga prinsipyo na kanilang binibigay, eh, it takes somebody who is alive to teach you. Kaya nga itong babaeng ito, nagbago ang buhay, na kinikilala niya si Jacob na kanyang spiritual father, pero hindi nga siya ma-rebuke kasi wala na si Jacob. Nung dumating si Kristo, ano po nangyari? Somebody who is alive, somebody who carried the fresh word, somebody who carried the grace, what happened? Nagbago ang buhay ng babae. Mga kapatid, kung mayroon man kayong kikilalanin na spiritual father, spiritual mentor, ay walang iba po kundi yung buhay. And if you have a pastor right now, eh, siya po yung inilagay ng Diyos. Hebrews 13:7, remember those who led you, okay, who spoke the word of God to you, and considering the result of their conduct, imitate their faith. Nakita niyo, how can you imitate the faith of somebody who is dead already? So napakahalaga ho, pag sabing you imitate their faith, you see, you hear, you learn, you receive from them. Alive po sila. The more we stayed long in the valley of decision, the more we denied ourselves with the abundance of inheritance and transfer of legacy intended for us by the Lord. Lagi ninyong tandaan, kung kayo po ay nakarinig na ng pangangaral ng Diyos at ang Diyos ay nangungusap sa inyo, huwag na po natin patagalin. Because the more we stayed long in the valley of decision, the more we denied ourselves with the abundance of inheritance and transfer of legacy. Kasi ho, hindi po pwedeng ipamana ang isang ari-arian ng isang tatay doon sa hindi niya anak. That is why, napakalaga po kasi God is a God of generational God. Gusto ng Panginoon magtutuloy-tuloy yung kanyang ginagawa, ang sinimulan niya sa buhay ng isang lingkod niya, gusto niya magtuloy-tuloy at mangyayari lamang ito na may pasa yung transfer of legacy doon sa mga anak sa pananampalataya. Sad thing po ito na nangyayari sa maraming churches. Alam ko, mag-agree kayo sa akin. Mayroon po mga churches na maganda po ang ginawa ng pastor. Ibinuhos ng pastor kanyang buhay para patatagin, patibayin ang iglesia, pagandahin ang mga programa ng church. Tama po yan. But because that pastor failed to raise up sons and daughters in the house, ano po nangyayari? Whether we like it or not, one thing is common. Ang common denominator ng bawat tao, magaling man o hindi, may tinapos man o wala, may napatunayan mo man o wala, kamatayan. Lahat mamamatay. So when that pastor
dies, at wala siyang na-raise up na sons and daughters in the house, ano pa mangyayari? Yung papalit sa kanya, walang kaalam-alam sa legasiya niya, walang kaalam-alam sa pinapagawa ng Diyos sa kanya. Anong kasunod? Taon lang ang bibilangin, o baka buwan lang ang bibilangin, sisirain nung pumalit sa kanya ang magagandang sinimulan niya. At hindi po tayo pinanganak kahapon. Nakikita po natin yan sa maraming churches. Why? Because common, natural, o masasabi natin na talagang common sa isang tao na pag pumalit sa leadership, magpapakitang gilas at maggumagawa ng pangalan. At ito po ang isa sa disadvantage pag ang church ay hindi na-raise up, hindi na-establish yung father and son relationship. Yung papalit sa pastor, sisirain ang kanyang sinimulan. Buburahin, yung iba mas matindi, binubura yung sinimulan ng kanilang pastor. Bakit? They want to establish their own names. Kaya mapapansin nyo, maraming churches nag-celebrate 85 years, 90 years, pero kung titingnan mo yung bunga, makikita mo, parang beginners pa rin. Bakit? Because they're just adding years to their lives. They're just adding years to their existence, but they're not adding life to their years. Yan ang problema po, mga kapatid. Kaya pag tinitingnan mo, marami sila, marami kasing bisita. Pero pagbalik ng susunod na linggo, makikita mo kung ano talaga yung tunay na kalalagayan. Ito po ang pinaka nakakalungkot na nangyayari sa mga churches. Bakit? Sinasabi na ng Panginoon eh. The hearts of the fathers will be turned to the hearts of the children. The hearts of the children will be turned to the hearts of their fathers. Else, sabi niya, I will come and strike the land of the curse. Else, alam niyo, pag ang isa pong iglesia ay hindi na lumalago, at ito po ay lumilipas na ilang taon, 20 years, 40 years, 50 years, walang paglago, eh kayo na po ang maghusga kung ano po yung nangyari dyan. It's a form of curse na for how many years walang nangyayari sa church? Eh makahalata na po tayo, baka yan po'y curse na. Bakit? Tingnan ninyo kaagad, ang una nating balikan, pag ang isang church ay tumagal na 40 years, 50 years, tapos walang nangyayari, bagkus kumukunti pa, isa lang po ibig sabihin yan. Tingnan ninyo kaagad yung relationship na umiiral sa loob. Is there a father and son relationship? Kinikilala ba ng mga miyembro ang kanilang pastor bilang spiritual father? Kinikilala ba ng pastor ang kanyang mga miyembro bilang spiritual sons and daughters? Pangalawa, tingnan ninyo yung gumaganang, yung nag-ooperate na government yan sa loob. Is it a theocratic form of government? Theo means God, godly form of government. Na ang Diyos ay nagtatalaga ng tao, at kung sino yung taong tinalaga bilang leader, yun ang susundin. Or is it a democratic form of government? Democratic form of government is a government to the people, for the people, and by the people. Pansinin ninyo, karamihan sa mga democratic form of government sa pagpapatakbo sa loob ng church, napakabagal, minsan walang growth, or madalas walang growth. Bakit? Kasi palaging nag-rise up yung opposition party. Ang theocratic form of government is a kingly set up. Nakita niyo? Kaya nga po, pag theocratic form of government, there is only one leader. Diyos ang naglagay. Now, if that leader will not function well, then God can replace it, worse, kill that leader. Bakit? Kasi nga, gawain ng Diyos ito. Kung gawain ng Diyos ang church, dapat naglumalago, nagpa-prosper. Bakit hindi nagpa-prosper? Because something wrong with the process inside. Check niyo na relationship. Pangalawa, government. Pangatlo, check natin, mga kapatid, kung talagang we are purely operating according to the Word of God. Lagi niyong tandaan. God's will and God's work must be done. God's ways and the ways of God are only found. You can only found the ways of God in His Word. Pag may ginawa tayo, labas sa Kanyang salita, hindi ng Diyos kailanman ipaprosper ang gawaing yan. Ulitin ko, the ways or the will and the works of God can only be fulfilled God's ways, not human ways, not man's ways. Malinaw? At yung ways ng Diyos, matatagpuan lamang sa Kanyang mga salita. Pag mayroong kang ginawa, I don't care if you're a pastor or a leader, pag mayroong tayong ginawa, labas sa Kanyang mga salita. Kailanman hindi ng Diyos pagpapalain at i-prosper ang gawaing yan. Kaya minsan pag mayroong ginagawa ang churches na hindi ayon sa salita ng Diyos, sa simula lang, akala mo prosperous. Dumadami, tapos biglang parang kugon kung gaano kalakas ang lagablab, ganun din kabilis ang paglaho. Bakit? It is not God's ways.
At dito marami pong sumasablay. Kasi nandyan ang salita ng Diyos. Dahil sa sobra, sa hindi sinusunod ang salita ng Diyos, gumagawa ng sariling pamantayan. Okay? Kung mayroon kayong sariling pamantayan maliban salita ng Diyos, you better set aside that thing. Because God will only fulfill what is written in His Word. Aside from His Word, He doesn't care and He is not mindful of whatever it is ang tawag mo dyan sa sinusundan mo na yan. Walang pakialaman Diyos dyan. That is a very strong truth na dapat maunawaan ng bawat isa sa atin. Huwag nating tagalan. Pag kayo kinakausap na ng Diyos ngayong gabi to enter into a father and son relationship, you have to be in a hurry. As soon as possible, do it. Why? So that inheritance will be secured. 1 Corinthians 4, 14-17, a very clear reference in the Bible. Ang sabi ni Pablo, yung red na lang ang babasahin ko. Sabi niya, I do not write these things to shame you, but to admonish you as my beloved children. For if you were to have countless tutors in Christ, yet you would not have many fathers. For in Christ, I became your father through the gospel. Therefore, I exhort you, be imitators of me. So, nakita nyo? Paul is giving emphasis to the Corinthians. Kasi mga taga-Corinto, mga ano ito, magugulo. Ito yung mga ugaling orphans. Okay? Walang kinikilalang tatay. Kung sinang gusto nilang imbitahin, iimbitahan nila yan. But because they have the money, they have the resources, kung pwede sila mag-imbita ng kahit sinong mga magagaling na speaker. The problem is, pati si Pablo na siyang nagdala sa kanila sa Panginoon, kinalimutan na. Kaya pinaalala sa kanila ni Pablo. Sabi niya, kahit meron kayong 10,000 mga tagapagturo, wala kayong, kumbaga, yet you would not have many fathers. For in Christ, I became your father. So pinamukha ni Pablo sa kanila na ako ang nagdala sa inyo at ako ang inyong nagiging spiritual father through the gospel. Lagi niyong tandaan ito. Sino ang nagpo-provide sa inyo ng spiritual nourishment? Sino ang nagbinigyan ng Diyos ng karapatan, i-disiplina kayo? Sino ang nilagay ng Diyos na spiritual leader and covering sa buhay mo? You should acknowledge it. Huwag niyong kaya ito mga taga-Korinto. Sinulat na nga ito para huwag natin gayahin. Kaya sabi niya, for this I have sent to you Timothy, who is my beloved and faithful child in the Lord. And he will remind you of my ways, which are in Christ, just as I teach everywhere in every church. Paul was able to raise up a spiritual son named Timothy. At lagi niyong tandaan, pag ang iyong na-raise up ay spiritual son, napakasarap magpastor at tunay nga na si Pablo hindi man makarating sa mga churches na kanyang pupuntahan, pinadala niya si Timothy as his spiritual son who will represent him accurately, his ways, his revelations, and even how he conducted ministry. A true spiritual son represents his father accurately wherever he goes. Ito pinakamaganda. A spiritual son never go against his father. A spiritual son never covet, okay, what belongs to his father. Tandaan ninyo mga kapatid. Kaya nga mga kapwa ko paso, pag na-raise up natin ng mga paagapay sa loob ng church ay mga spiritual sons and daughters natin, hindi nila nanakawin, hindi nila aagawin ang parangal na dapat para sa kanilang spiritual father. They will not behave like Absalom. They will behave like Solomon, waiting for his father's declaration. Sons, true sons, they are waiting for their father's order. At yun ang kanilang sinusunod. Kaya ho, ang churches, marami ho sa mga churches ay magulo. Bakit? Kasi pag walang spiritual fathering na nangyayari sa loob ng church, people are just, they just do what they want to do. What they think that is right, they will do it. Minsan no, sasabihin pa ng iba, mabuti naman ang intention ko, bakit ayaw ni Pastor payagan? Lagi niyong tandaan, maraming churches na sisira dahil sa mabubuting intention ng mga tao. Si Pedro, naalala niyo, Matthew 16, na sinabi ni Kristo, ako'y mamamatay sa kamay ng mga matatanda na sa Jerusalem. Ano sabi niya? Lord, kailanman dito dapat mangyari sa iyo? Hindi ito dapat mangyari sa iyo. Bakit? Kasi mayroong personal na interest si ano? Magandang intensyon ni Pedro na magmamatay si Kristo. Maganda, di ba? Pero inside or behind that intention, sinabi ng Panginoon, lumayas ka sa harapan ko, Satanas. Ang kaisipan mo hindi sa tao, hindi sa Diyos, kundi sa tao.
na-expose si Pedro. Yung magandang intention ni Pedro, mayroon palang wicked, wickedness behind. Bakit? Kasi ang akala nila si Jesus Christ, si Lord Jesus Christ, ay magiging hari physically na siyang magpapalaya sa kanila sa pamumuno ng Roman Empire. At alam na ni Pedro, pag si Kristo ay buhay, siya ngayon ay magiging chief of staff kasi siya yung kasakasama ni Kristo palagi, pinagkakatiwalaan ng Lord. Lagi yung tandaan. Ang demonyo po ay nagtatago sa mga mabubuting intensyon ng tao. That is why we should always check our motive behind our good intentions. So dito pinapakita po, a true spiritual son will represent his father wherever he goes, accurately. Bakit? A spiritual son is an extension of his spiritual father. Wherever he goes, yung mga teritoryo na hindi na maabot ng kanyang tatay, siya yung nag-aabot. At pag siya pumunta roon, walang labis, walang kulang. Pag siya nagpupunta roon, kanyang pinapahayag yung puso, yung vision, yung passion ng kanyang tatay. Kaya kahit wala doon si Pablo sa lugar na pupuntahan, parang naroon na rin siya. Bakit? Mayroon siyang accurate son in the name of Timothy na nagre-represent sa kanya. Mga kapatid, sana lahat tayo, ganun din ang ating ginagawa. Pagkagaling natin sa mga churches natin, sama tayo pumaroon, lagi ninyong tandaan, be a good son, be an accurate son to your spiritual father. Always do the things na pinapangaral ng tatay mo, ng pastor mo. Kaya kahit saan ka pumunta, nare-represent mo siya ng maayos. Higit sa kanya, nare-represent mo ang salita ng Diyos. Because wala naman tinuturo ang mga pastor, kundi salita ng Diyos. And that word of God should be your guide. That word of God should be your light. Dapat yung word of God yun ang nagiging basihan mo sa buhay mo. That you will never allow yourself to be contaminated. Ang tingnan niyo ito mabuti, mga kapatid. Pag mayroon isang Kristiyano na nagkamali, tingnan niyo ako mabuti. Pag mayroon isang Kristiyano na nagkakamali, hindi lang naman siya tatamaan. Kadalasan po, pag mayroong Kristiyano na nagkakamali o nahulog sa pagkakasala, ang unang tinatanong naman kagad, sinong pastor niyan? Andiyan kayo? Sinong pastor niyan? Kaya yung pastor mo, kahit gaano ka-accurate yung pastor mo, pag orphan ka, hindi ka spiritual son, damay pa rin siya pag nagluloko yung kanyang miyembro na hindi konektado sa kanya. Ganun ang mga tao. Hindi naman yung tututukan yung taong nagkamali. Ang tinatanong dyan, sino bang pastor niyan? Bakit? Kasi palagi nilang sinasabi, malamang kung sino tong taong to, anong ginagawa nito, malamang yun din ang ginagawa ng pastor. Mali yan, ha? Pero hindi tayo makaiwas sa ganitong klaseng nagtatanong. Sino bang pastor niyan? Kaya nga ako kayo mga member, makinig po ko sa akin, leaders, workers, members, always represent your pastor and always make sure that you represent God accurately. Kung anong tinuturo ng pastor ninyo, anong sinasabi ng pastor ninyo, na salita ng Diyos, lakaran nyo. Kasi kung kayo naman magtatagumpay, hallelujah, tatanungin din naman, napakaganda ng buhay ng taong ito, napakaganda ng buhay ng mananampalatayang ito, sino ba ang pastor nito? Your pastor ay palaging nababanggit or napaparangalan or di kaya napapahiya. Depende sa asal ng tao. Pero kung kayo po ay spiritual son, you are conducting, behaving good and a spiritual, accurate son to your spiritual father, you will give honor to him. Mag-iisip ka muna eh. Pag ginawa ko ito, una mapapahiya si pastor, mapapahiya ang Diyos, mapapahiya si pastor, mapapahiya yung church, hindi ko na lang gawin. Napapansin nyo? Mas mataas ang sense of responsibility and accountability sa isang tao na nakapasok na sa ideal relationship, which is father and son relationship. Sa mga orphan, lagi niyong tandaan, walang pakialam ang orphan. Gagawin niya lahat ng gusto niya, makasurvive lang siya. Gagawin niya lahat ng gusto niya at wala siyang pakialam sa spiritual father niya. At ito po ang sakit na dapat mabigyan ng lunas sa bawat iglesia or churches na nag-i-exist ngayon. Lagi niyong tandaan, if the pandemic na nangyari 2 years ago, God gave the distinction between the believers and the unbelievers. It was fulfilled already. But I strongly believe in these last days,
among churches, among believers, God is now setting a distinction or making a distinction between true sons and orphans in the midst of believers. Sana naintindihan po ninyo. Sa pandemic, nagbigay ang Diyos ng distinction between believers and unbelievers. Lumutang po yan. But this time, among believers, God is setting a distinction between true sons and daughters, true sons and orphans. Nawa ngayong gabi, nakuha po ninyo ang ibig ipaabot ng Diyos sa inyo. Are you a son or an orphan? Naglalagay ang Diyos ng distinction ngayon. At nawa, kung ang Diyos ay maglalagay na at kanya nang hahawiin ang kalagitnaan between sons and orphans, nawa ang aking dalangin, tayong lahat po na nakikinig sa pangangaral na ito ngayon ay maisasama doon sa lupon ng mga sons and daughters in the spirit together with our spiritual father. Wala nawa ni isa sa atin na mawalay at mapunta sa lupon ng mga orphans. Because the word of God had been mentioned and preached, taught to you for so long. And I pray that the Lord will touch our hearts, our spirit tonight, our spirits tonight to make a decision. Because the more we prolong, okay, in the valley of decision, the more we denied ourselves of the inheritance and the transfer of legacy that the Lord had intended for us. This is the word of the Lord for all of us tonight. Be a son, be a spiritual son, a spiritual daughter to your spiritual father, so that you will be able to access and receive your inheritance and you are ready and positioned for the legacy transfer. Else, you will be an orphan, and an orphan will always be in a constant struggle, constant difficulties, and constant challenges over his life. I pray that the Lord will bless you together with your family. Your table will never run out of food. Works of your hands will be blessed by the Lord, and the Lord will continue to give you good health, long and satisfied life. Let us continue serving God, and let us continue to be a blessing to others. This is my prayer. This is what I decree in the Spirit, and it will surely come to pass. In the almighty name of Jesus Christ, our Lord and King, this is our prayer, and all the people of God declare, Amen, and Amen, and Amen. Shalom! Fill us with your word and spirit.
possess this land. Breaking every limitation, breaking every barrier. Nothing can stand against us as we pursue destiny. Breaking every limitation, breaking every barrier. We have won that victory, for we are champions of God. Pour out your grace on us as we stand in righteousness. We will be your census, will fulfill your legacy. Pour out your grace on us as we stand in righteousness. We will be your census, will fulfill your legacy. Pour out your grace on us as we stand in righteousness. We will be your census, will fulfill your legacy. Pour out your grace on us as we stand in righteousness. We will be your census, will fulfill your legacy. Breaking every barrier, nothing can stand against us as we pursue destiny.